Hello mga kaprobinsya, magandang araw sa inyo. Kape muna tayo. Maraming salamat po sa palagi niyo magsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat. Yung mga kasama natin dito, mga bagong ligo. Jumper. Ah, jumper o bagong ligo kahapon. Okay, salamat bro. Ay. Yo. Kali ka cam-cam. Ikaw rin po sa cam-cam lagi. Suod mo kayo. Okay, thank you. Pilihan ko lang asoy. Asale. Kulihan ay rosa mo. Jumpboard. Mag-ulayo ka po ta. Eh, ang dahil naman eh. Ay, ginabay eh. Nabuti ako ah. Agoy. Ah, salamat. Ay, pag-iyo sa? Ah, doon ka po. Ah, pag-iyo ka po. Ginabay mo na yung mga lagi. Ayos ko yan. Yung baboy natin, oh. Gutom na. Eh. Hop, hop, labas, igawas.
agtisik ko. Gusto diyang lumabas. Malaki na po yung mga baboy natin dito. Pira na to pag ibinta natin. Yan. Pasok sa loob. Ito yung pagkain natin para sa ating mga kambing. Ito para sa baboy. At haluan natin ng vitamins. Wala tayong ibang vitamins na ginamit. Ito lang. King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Pwede ito sa aso, pusa, pato, itik, pabo, manok, kalabaw, baka. At napaka-simple ng gamitin. Isang kutsara sa bawat 3 kilong feeds or isang kutsara sa bawat 4 na litrong tubig. Pag magkaroon ng sipon yung mga alaga ko, lalo na yung mga sisiw natin, Panamox Forte yung gamit natin. At Panamox Caprit po para sa mga inahin at tandang. Yan, oh. Pag ibinta natin to, pira na to. Katulad sa ating baboy doon sa Area 1. Pero gawin natin sila inahin. At yung mga sugat nila, tingin ko po na nibago lang sila sa area natin na lupa lang. Kasi hindi sila sanay sa lupa. Galing sila doon sa kulungan natin na simentado. Gamutin lang natin yung sugat nila. Kasi yung isa napansin ko po, tingnan nyo po mga kaprobinsya. Yan o. Unti-unti na gumaling yung sugat niya. Yan. Yung isa medyo lumala, pero gamutin natin yan. Dito palagi din tayo nagbigay ng feeds at saka napier. Pero bigyan din natin sila ng ibang snack sila, yung cupra meal. Si Bubu at si Korkor, first time pa nila makatingin ng pure cupra meal. Hindi na po, oh. Bubu! Hello! Yan, kumain agad. Ito, ro, palabasin naman natin mamaya para makastani yung mga babae natin. Babaeng kambing. Yan po yung native natin na kambing na itim. Minsan po, pinalit namin siya kasi nanunuwag sa mga kasama niyang kambing dito. Katapang. Kawawa yung isa. Yung anglo natin. Yung anak niya, oh. Laki na. Tako na kaya si Bubu. At napakakintab ng kanyang balat. Guwapo kayo. Kurkur. Ay sungay. Yan po ang palatandaan ko sa kanila. May sugay at saka wala. Ito ro, maghasik na ng lagim, oh. Puskanding. Hoy, ayaw na. Bata pa yan. Nagkaaliw po. Nagkaaliw si Toro. Ah, grabe ya. Hindi na magkahuli si Turo kay Buna, oh. Napaka simple lang. Si Buna, oy. Kaya. Ayoko kapila Turo, ha, kay. Na. Safety talaga si Buna.
Yan, basta malaki yung katawan, hinihingal agad. Grabe oh, ang taba ni Toro. Nagkakaliw, tingnan. Uy, yung baboy natin oh, marami na putik. Takot sila kay Toro. May uwak po oh. Nagmanman sa ating mga sisyo dito. Uwak yung kulay itim. Isa yan sa mga predator ng sisyo ng ating mga alagang manok at saka pato. Yung baka natin si Pugi oh. May nagtatanong po sa atin kung ano daw ang palatandaan na ang isang baka isang hybrid. Yan po, ipapakita ko po sa inyo. Malalaman natin na yung baka ay hybrid pag malalaki yung kanyang mga paa, mga tiilya. Malaki ang kanyang tainga. Yan. Yung tainga niya. Oh. Tapos yung busod. Yung may-ari niya parang nasa ibaba, bitay kayo. Pero pag native lang, yung may-ari ng baka, nakakabit, nagtapot lang sa tiyan. Yan o, oh, inan niyo po. Yan. Tapos, laki yung ulo. At yung balat niya, parang luag kayo. Tinan niyo po o. Oh, oh. Yan. Yan po ang mga palatandaan sa isang baka na hybrid. At mataas ang kanyang tindig at gwapo gid siya. At yung kanyang ugok, ugok ang tawag sa amin, para nakatayo katulad dito. Ay, takot siya oh. Takot siya bro. Yan oh, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Ito po oh, ugok yan. Yan oh, ugok ang tawag sa Bisaya. Barog kasi ang tanawan basta Brahman or may lahing hybrid. Hindi katulad pag native na parang kuan lang. Gamay ang replaces kanding. Si Pugi, hindi naman natin siya masasabi na pure Brahman or 100% ang kanyang lahi, pero mataas na ang kanyang dugo. Malaki ang kanyang paa, medyo malaki yung tainga, ulo, ugok, yung pamitay niya yung nasa liig. Yan o. Oh. Yan o, oh, na murag kurtina. Yeah. At yung tilapia natin dito, marami ng anak. Fingerlings. Yan po oh. Lagi na kami nag-ihaw dito. Lagi na kami nagpaksiw ating tilapia. Yung tilapia natin pang ulam lang. Pag magsawa na kami sa pagkatay ng manok, tilapia naman yung ulamin namin. Ano yung tingnan oh? Thank you.
maraming damo yung palisdaan natin. Hindi lang namin yan tinanggal para mapigilan yung pagguho ng lupa. Kasi nung una, nawala pa yung damo, pag may malakas na ulan, madaling gumuho yung lupa. Pero ngayon, yan, dahil sa damo parang naging matibay yung lupa. Tapos may mga tanim tayo na tabugay or fig tree. Pag naalala nyo po, tayo na po yung natanim dyan at napakabilis lang lumaki. Yan o. Parang kailan lang? Parang kailan lang natin tinanim yung mga kahoy na yan. At ngayon, malaki na. At yung dahon nila, pwede rin natin ipakain sa ating mga lagang kambing. Pinalagiran to ng mga tabugay, yung palaisdaan natin. Yung tilapia natin, oh, kahit ilang beses na tayo nahuli sa kanila, pero mukhang marami pa rin. At yung ampalaya natin, malinis na yung sa ilalim. Pinag-rescatry lang natin. Yan. So, pili na yan, taniman ng ampalaya ulit. Kasi sayang, pag ibang tanim yung itanim natin. Kasi may mga balag na tayo na nalagay dyan. Yan po. Yung mga puno ng ampalaya natin, wala na yan. Para mamamatay na sila. Yung ibang bunga ng ating ampalaya, kinukuha namin at pinakain sa ating mga alaga. Kasi konti na lang. Tapos, sawa na yung mga kasama natin dito. Pag may mga kaibigan kami na pumunta dito, binigyan natin ang mga ampalaya. Pag gusto nila, pati yung talong. Marami pa tayong talong dyan. At doon sa kabila, yung pinagtaniman natin ng bagyo beds at saka talong, yun naman ang iparaaro namin para magtanim kami ng mga gulay. Si Brod, oh, nagtudling na para sa ating mani dito. Binanahan na siya mag-araro dahil mabait na si Kara. Marunong na siyang mag-araro. Hindi katulad dati. Sige lang, atas-atas mo siya. Ya. Bun, come here, Bun. Bun. Ops. Yung mata ni Bun-Bun, oh, magaling na. Na bigyan na natin siya ng gamot. May alibyo na pag makatanim na kami dito ng mani, doon sa kabilang area, mag-alaro naman tayo doon. Para doon tayo magtanim ng watermelon. Yung pang-consumption lang. Napaka-tamis ng watermelon natin dito, kahit maliit. Habang nag-araro si Buro dyan, tayo naman mag-harvest sa ating kalabasa dito. Kumbok na alat mo. Sarap.
Uy, nasayang lang oh. Alibok. Maraming damo yung kalabasan natin. Ito oh. Magdamo naman tayo dito. Maliit oh. Wow. Aki. Ito na po oh. Ang bigat. Bok, rescue kita ng alat bok. Kunin mo si Kurito. Hindi natin kaya to oh. Kurintar na. Sobra kurintar. Si Kurintar wede. Sobra. De, daog di brod, pero bukat. Ab. Delikado pag maligid tayo pagpilitin natin. May kalabasa rin maligid. May kalabasa rin maligid. Pagpaglig alat mo. Yan. Pero napakaraming damo. Ang gagawin natin dito, bunutin yung mga damo para madali lang. Napakalambot lang bunutin. Kahit hindi tayo gumamit ng bunlay or guna. Yan, malapit na matapos si Brod. Pakadali lang. Basta hindi matigas yung lupa. Yung isa nating kalabaw, oh. Marunong na maghila ng karusa. Mataba. Wapong kalabaw. Wah. Yan. Okay. Yan oh, guwapo. Kurewo yag, di daw po sonong. Guwapong pagagalang. Anak sa nag-alaga yung kalabaw natin. Yeah. Napakaliit pa yan ng binili namin. Guwapo mag-yogo po do. O ayan. Kapidyon dok ne. Yan po, yung mga kapitbahay naman dito. Pag gusto sila mag-alaga ng kalabaw, binilhan natin para may mapagkitaan sila.
tulad sa kalabaw natin ngayon. May bayad yung paghila niya ng kahoy. Ito pila itong board feet, bro? 5 pesos per board feet. Pag may benta namin, may kita kami. Tapos sila din na nag-alaga, magkaroon din sila ng hanap buhay dahil sa ating kalabaw. Ayos. Lebih kau. Lebih. Kami kena yang utan yut. Lebih cak lo. Mau rasa seperti kau suka. Naglaro nas bun-bun. Nilaroannya yung baon ng niyog. Diri kaya bon. Tun. Tun. Bun, oh, bun. Bun. Yan. Malaki yan, bun. Hindi mo kaya kagatin yan. Yung saging natin doon, oh. Nakuha na nila. Nasa hustong edad na. At meron pa doon sa ating kubo. Dalawang puno. Yan. Solve na. Tatami sa tutunlan. Kakuyaw. Gutom na siya, oh. Nang madali na si Kara. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin, oh. Ginamos na pinirito. May baboy na may halong gabi. At saka bagyo beans. May inihaw na talong. May ampalaya na may itlog. Yan. May rice tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Excited kaya. Sara. Senang. That's it. Bukang may ulan naman, oh. Nadilim na yung paligid. Mangit-ngit na.
Napakatahimik yung mga kasama ko dito, oh. Wala na sa nai, magtaklayay na. Tamik yung talong, sinugba.